Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganun din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Isa pong masayang pagbati, welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan at atin pong idutuloy yung atin pong pinag-aaralan kahapon. Nasa part 2 po na tayo ng Romans chapter 10 at purihin po ang Panginoon sapagkat napakaganda po ng atin pong pag-aaral kahapon. Nawa ay ganun din po ngayon, ano? Samahan po tayo muli ng Panginoon para sa atin pong pag-aaral. At bago po natin umpisan, mga mahal kong kapatid, sa atin pong pag-aaral, umpisan po natin muna sa panalangin so that the Holy Spirit will fill us. Father God, we thank you, we bless your name. Tonight, we ask you to release your anointing. And before, Lord, we're going to study, we ask you, Lord, to cleanse us, purify our hearts, and we confess our sins, O God. And we thank you that you are a loving, faithful Father. And as we're going to study your word, today, we pray for your anointing. Holy Spirit of the living God, pour out your spirit upon your people and even those who are watching right now. Lord, we pray, Father God, that we thank you that you are our wisdom. And use your servant, Lord, and give me, Lord, divine wisdom and fresh revelation. We thank you that your word is already anointed. We honor you, we give you glory, we give you praise. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Mga kapatid, kumusta po kayo muli? At nandito na tayo sa atin pong part 2 ng Romans chapter 10. Praise God! So parang kailan lang, nasa chapter 10 na tayo. At kung lulubin po ng Panginoon ay matapos po natin ngayon ito, ano? Itong chapter 10. It will be continue our Bible study by next Monday, yung atin pong Romans chapter 11. And last time, natapos po tayo sa Romans chapter 10 verse 16. So let's continue yung atin pong verse 16 in Romans chapter 10 because the Romans chapter 10 hanggang 21 lamang po siya. Maiksi lamang po siya. Start in verse 16. Before the 16, di ba, alam, we know that it says there that how beautiful or how wonderful, ano, those who bring good news. Good news. It talks about the yung Ebanghelyo. Now here in verse 16, but not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Isaiah means that is already written in the Old Testament. And Lord, who has believed our message? In verse 17, it says, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Other versions, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Hearing in IV version, it says, consequently, faith comes from hearing the message. Faith comes by hearing the message, which message? The gospel about Christ. And the message is heard through the word about Christ. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaiah, ni Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Isipin po natin mga kapatid. Hindi lahat daw ay sumunod sa magandang balita. Simula noon hanggang ngayon. Alam po natin yan mga kapatid. Na ito po ay nangyari noon, hanggang ngayon ay patuloy na nangyayari. Hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Ano po ba yung magandang balitang daladala natin? Hindi ba magandang balita yon? Ang magandang balita kasi minsan hindi ma-appreciate ng tao kung hindi mo na nila nauunawaan ang masamang balita. Kaya siya magandang balita. Ang masamang balita, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Saan? Dahil po sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos po ay banal. Hindi po natin maabot ang Diyos sa kanya pong kabanalan.
Wala kasing makakalapit sa Diyos nang sa sarili lang po natin. Kaya nga mayroon po siyang alituntunin na binigay simula doon sa lumang tipan kung paano siya sambahin. Subalit, wala pong nakasunod dito. Pero dahil po sa biyaya po ng Panginoon, ito po yung magandang balita. Magandang balita na ipinagkatiwala po niya sa mga disipulo ng Panginoon. Pero hindi kasi nauunawaan ng tao ang magandang balita hanggat hindi mo nila nalalaman muna ang masamang balita. Ang masamang balita, ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at dahil dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy po doon ay yung pangalawang kamatayan. Yung kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Doon po yan, mga kapatid, dahil yun po ang kabayaran ng kasalanan. Ang buhay kasi hindi nagtatapos dito, mga kapatid. Mayroon pong buhay na darating. Ano yung buhay na darating? Ito yung muling pagkabuhay. Maaring yan ay sa piling po ng Diyos o doon sa apoy ng impyerno. Yan yung masamang balita. Kasi kailangang maipanganak na muli ang isang tao para makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Ito yung magandang balita. Ang magandang balita ay ang patungkol sa Panginoong Jesus. Yun ang magandang balita. Alin yun? Yung mensahe doon sa cross. Ano yung mensahe doon sa cross? Ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Yan ang magandang balita na daladala po natin. May pag-asa na ang tao. Ang tao ngayon ay makakalapit na sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Yan ay napakagandang balita. Pero hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Sino ang tanong po niya? Kaya't ang pananampalataya ay mabunga ng pakikinig. Yun. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yun. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Nung ikaw ay nakapakinig ng aral ng Ebanghelyo patungo sa Panginoon, nabuo ang iyong pananampalataya. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo, ipapangaral mo. Maganda po yun, mga kapatid, na sa magitan po ng atin pong mga pamumuhay, magandang pamumuhay, ay isa pong napakagandang testimony yan. Maniniwala nga yung mga tao na tayo nga ay tagusunod ni Kristo. Pero hindi po nila maririnig po yun. Maririnig po nila yun pagka mayroong mga ngaral. Kaya kailangan po nating ipangaral ang Ebanghelyo. Tanggapin man nila ito o hindi. Katulad po ng mga Israelita, nung panahong ito, nung sinasabi po ni Apostol Pablo. Subalit, ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Kasi sinabi niya rito eh, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Pero ang tanong niya ngayon, ito ngayon, okay, nung nakarinig po sila ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo, nanampalataya sila. Pinaniwalaan nila yung kanilang pananampalataya. Pero hindi lahat ng nakapakinig ng Ebanghelyo, ng aral patungkol sa Panginoong Jesus ay tumanggap, nanampalataya. Hindi lahat. Kaya ang tanong niya ngayon ay ganito sa verse 18. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Yun ang tanong eh. Hindi kaya sila nakapakinig? Okay, meron kayong excuse kasi hindi kayo nakapakinig. Pero ang tanong, hindi kaya sila nakapakinig? Anong sagot niya? Oo, sila'y nakapakinig. Ibig sabihin, kung pagkatapos mong marinig ang Ebanghelyo patungkol kay Kristo Jesus at hindi mo pa rin tinanggap, hindi mo pa rin pinaniwa, wala ka ng excuse. Kasi nakapakinig naman po sila eh. Paano natin sinabi yun? Ito ang sagot niya. Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat. Ano yung nasusulat?
sa kanilang lumang diban pa lamang, sa kanilang kautusan, nasusulat na alin? Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila'y nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Maaring sasabihin po ito yung sinasabi po niya, yung maaring yung hinaharap at yung pangyayari talaga sapagkat sila'y naikalat sa iba't ibang dako ng Israel. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naipangaral pa rin ang salita, ang ebanghelyo. Hindi nga nila hinanap yung ebanghelyo, mga kapatid. Hindi nga nila pinagtuunan ng pansin, hindi nga nila pinansin. Subalit ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, lagi siyang gumagamit ng instrumento kasi ayaw niyang mapahamak ang kanyang bayan. Kaya nakapakinig po sila sapagkat mayroon pong ginamit ang Panginoon upang maihatid ang magandang balita para sa kanila. Subalit hindi lahat ay tumanggap. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, hindi dahil narinig po natin ang ebanghelyo, hindi dahil alam natin na si Kristo nga ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi dahil alam natin na si Kristo ay tagapagligtas, ligtas na ang tao. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan po nating tanggapin, kailangan po nating paniwalaan. Yung alin? Yung aral ng magandang balita. At yung mga pamamaraan na ipinagkaloob po niya sa atin. Hallelujah. Hindi po yung kaparaanan na gusto po natin. Sapagkat yung kaparaanan na gusto nga natin ay hindi po nakasunod sa kalooban po ng Diyos. Ang kaparaanan ay ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Ano nang karapat sa pamamagitan po ng pananampalataya at biyaya ng Diyos? Hallelujah, napakaganda. Yan ay napakagandang balita. Pero ang tao kasi likas na matigas ang puso. Hindi kasi likas sa tao na hanapin ang Diyos, yung very excited talaga, ano? Ay, ang buhay ko ay didikit. Kita niyo po mga kapatid, kahit na mga nagsasabing Kristiyano, mayroon po silang mga gifts, mayroon po silang mga talents. Pero marami po ang hindi nagsishare ng kanilang mga gifts and talents na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ayaw nilang mangaral. Kasi para sa kanila, hindi sila tinawag. Kaya nanahimik po sila. Mga kapatid, hindi po ganoon. How do you know that you are called? Paano mo alam na ikaw ay tinawag? When you become a born again, when you become a Christian, when you become a follower of Christ, you are called. Hindi mo kailangang hintayin na marinig mo ang tinig ng Diyos mula sa langit o ang isang anghel ay bumaba para sa iyo, para sabihin. Hindi. Mga kapatid, nandito yung kanya pong salita. Yes, has been said that we are not all evangelists, but we are all called to witness. To witness, mga kapatid. Sa magitan ng alin? To proclaim. Proclamation na gospel. Shall I need to be an expert in the scripture in order for me to share the gospel? Of course not. But should you study? Mahalaga na mag-aral ka. Kailangan ba na ikaw ay expert ka doon sa kautusan? Hindi mo kailangan maging expert. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi ka mag-ukol ng panahon sa pag-aaral. Maganda kasi yun, nag-aaral din po tayo, mga kapatid. Pero hindi natin kailangan hintay na tayo po ay expert na bago tayo sumunod. Hindi po, mga kapatid. Alam niyo po ba ang mga disipulo ng Panginoon ay they preached the apostles' doctrine? When you talk about the apostles' doctrine, is consisted in three parts. Number one, that Jesus was the Christ. He rose from the dead. Number two, and number three, salvation by faith in His name. And it follows signs, wonders, and miracles. And they shake the world upside down. They don't have the whole book tulad natin ngayon. They don't have this opportunity. And they are ordinary person. They are ordinary person, that's right. But they are with Jesus for 3 years. The greatest teacher, the best teacher, is the Lord Jesus Christ. They are also well trained. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God.
Amen? Sila'y nakapakinig. Sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, ang sinasabi nila nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Lalo ngayon, napakaraming mga instrumento na ginagamit ng Panginoon upang marinig po natin ang magandang balita. Kaya nga, even in the Romans chapter 2, di ba? Wala na silang maidadahilan pa. Pagdating ng panahon, wala nang maidadahilan ng tao. Na hindi, sabihin nila na hindi ko nalaman patungkol kay Kristo. Kaya nga po mga kapatid, tayo pong nakaalam ng salita ng Diyos, tayo po yung magkusa. Bakit tayo magkukusa? Dakilang kautusan po ito ng Panginoon. The great commission ng Panginoon is also the great commandment. In Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Again, I ask, did Israel not understand? That's a question mark. First, Moses says. Actually, Paul, he used many illustration and he mentioned a lot of names in the Old Testament to support his doctrine in the book of Romans. Marami po siyang mga ginamit, mga kapatid, na mga illustration upang madali po nilang maunawaan, maintindihan. Again, I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. By those who are not a nation, I will make you angry by a nation that has no understanding. And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. He's talking about the Gentiles. They don't know about the law. They don't have any idea about the law. Hallelujah. We know that ang Diyos ay may covenant kay Abraham. Nakipagtipan kay Abraham sa kanilang ninuno kay Abraham, Isaac at saka si Jacob. At sa bansang Israel ang nakipagtipan ng Panginoon, sila yung kanilang pinili. Pero yung ibang mga bansa, hindi. Hindi nila alam, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. May kanya-kanya silang Diyos. May Diyos ang mga Damascus, may Diyos ang Egypto, may Diyos ang lahat ng bansa may klaseng may iba-iba silang Diyos eh. Pero lahat ng mga Diyos nilang yon ay mga Diyos-Diyosan. Kasi yung tunay na Diyos, yung kanya pong kalikasan, yung kanya pong katangian, ay nakipagtipan po siya sa kanila pong ninunong si Abraham. At sila po yung kanila pong pinili na bansa. At ipinangako sa kanila ng Panginoon na dadalhin po sila doon sa lupang pangako. Tinupad to ng Panginoon. Alam natin ang naging kwento, naging matigas nga ang ulo nila sa loob ng 40 years nandun sila sa ilang in the wilderness. Yung mga halos nga lahat sila hindi nakarating maliban kay Joshua kay Caleb eh. Yung mga generation na yun hindi po sila nakarating. Less than 2 weeks lang nandun na dapat sila pero inabot sila ng 40 years sapagkat sa katigasan ng ulo eh. Ganun po yun mga kapatid. Pinili na sila ng Diyos ha. Nakita nila yung kapangyarihan na ng Diyos. She did not understand. First, Moses says, I will make you now here. Kaya ang sabi nga niya, di ba? Ito pa ang isa kong tanong. Ano yung tanong niya? Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Hindi kaya nakaunawa? Noon, paman ay sinabi na ni Moses. Sinabi na, pinagpauna na na nakasulat na, nakapropesya na yan. Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Upang kayo'y hindi inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Anong ibig po niyang sabihin niyo? Buong tapang namang ipinahayag ni Isaiah, natagpuan ako
ng mga hindi naghanap sa akin, nagpahayag ako sa mga hindi nag-usisa tungkol sa akin. Wala silang kamalay-malay patungkol doon sa Diyos ng Israel. Wala silang kamalay-malay doon. Pero dahil tinamaan niyo po yung habag po ng Diyos, nasumbungan po sila ng Diyos. At nung ipangaral sa kanila ang magandang balita, ano pong nangyari? Tinanggap po nila ang ibang balita. At nung tinanggap po nila ang ibang balita, sila pa ngayon yung nakaranas ng habag ng biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Sila ngayon yung naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil doon sa alituntunin na alam po nila. Hindi dahil doon sa law. Hindi dahil doon sa kautusan. Kundi dahil tinanggap nila yung ebanghelyo, sila'y nanampalataya sa Mesiya, kay Kristo. Hindi nila tinanggap. Naghihintay pa rin sila ng Mesiya. Idumating na nga yung Mesiya, yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila tinanggap yon. Kaya ito yung nangyari. Natupad yung sinasabi ng propesya na ipinagpauna ni Isaiah. Hindi nila, ano yun, hindi nila nasumpungan yung napakahalagang yon. Ipinagpauna na ito ni Moses. Prinopesya na ito ni Isaiah. Nangyari sa kanila. Bakit? Hindi tinanggap eh. Pero yung mga hintil na hindi man lang nakipagtipan ang Diyos sa kanila, hindi man lamang ang kautusan, tinanggap nila. Kaya anong mangyayari? Gagamitin ko ang isang balsang hangal upang kayo'y ganitin. Hallelujah. Tingnan niyo po yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya niya sinasabi niya doon na wala ng ano, there is no difference between the Jews and Gentiles. Pagdating saan? Pagdating kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Yan ang biyaya. Meron silang advantage. Huwag po natin kakalimutan nyo. Ano yung advantage sila? Alam nila yung aral. Alam nila yung kautusan. Bata pa lang sila eh. May mga alituntunin sila. Pero yung mga hintil, hindi alam. Pero yung mga hintil na tumanggap, ikaw man ay hintil, hindi ka man Hudyo, pag tinanggap mo ang aral patungkol kay Kristo, ikaw ay naging ano? Marapat sa Diyos. Ikaw ay naging marapat sa Diyos. Tumanggap ka ng pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ha? Verse 21. But concerning Israel, he says, all day long, I have held out my hands to a disobedient and obstinate people. Kita nyo yan, mga kapatid? Ha? All day long I held up my hands to welcome a disobedient and rebellious. Ang other version says, rebellious people, obstinate people. This is the last verse, right? Subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Buong maghapon akong nanawagan. Pansinin po ninyo mga kapatid, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Bakit? Hindi nila tinanggap yung magandang balita na ino-offer ng Panginoon sa kanila. Ipinagpilitan po nila ang alituntunin na alam nila na yun ang maglalapit sa kanila sa Diyos. Pero nabigo po sila. Kasi mayroon pong ibinigay ang Diyos na kaparaanan. Pero ipinilit po nila yung kanilang kaparaanan. Kaya ano pong nangyari? Hindi sila naging karapat-dapat sa Panginoon. Iyong mga hintil na hindi man lang nakipagtipan ng Diyos sa kanila, hindi man lang nila nalaman yung aral, inong ipinangaral sa kanila, tinanggap nila yung aral, pinaniwalaan nila. Kaya sila ngayon yung naging marapat sa Panginoon. Sila ngayon ay naging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi dahil sa kanilang kabutihan, kundi dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila.
Buong maghapon akong nanawagan, sipin nyo, sa isang suwail at napapaghimagsik na bayan, patuloy-tuloy na tumatawag ang Panginoon eh. Gumagamit ng maraming kaparaanan. Kaya ganun na lamang ang heart's desire ni Apostol Pablo at ang kanyang panalangin. Dahil alam naman niya eh, kung ano yung ganun sila ka zealous, yung zeal, yung pananampalataya nila, marugdob, ano? Na gustong-gusto nila talagang maabot ang Diyos. Kasi ang akala nila, yung pagsunod nila sa kautosan, imaminus lang yung ano, hindi minus eh. Kailangan kasi yun, mga kapatid, yung perfection, hindi yung alam nila. Kaya po, mga kapatid, isuko po natin yung atin pong katwiran na alam natin, na righteousness, isuko natin yan sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi yan ang magiging, hindi natin pwedeng i-display yan para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya tayo nagiging marapat, nagiging matuwid sa harap ng Diyos ay dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. At nung tayo ay manampalataya sa Ebanghelyo patungkol kay Kristo, pinaniwalaan natin yung kanyang ginawa sa atin sa krus ng Kalbaryo, tinanggap natin, naggamit tayo ng biyaya ng Diyos, nanampalataya tayo. Kaya tanggapin po natin yung ino-offer sa atin ng Panginoon bago mahuli ang lahat. Sa atin din po na nakaalam ng magandang balita, huwag tayong dapat manahimik. Lalong-lalo sa ngayon, sa panahong ito, mga kapatid. Anytime, hindi natin alam, pwedeng dumating ang Panginoon. Pag sinabi natin dumating kasi ang Panginoon, mga kapatid, ito yung tinutukoy po natin na bababa lamang siya sa alapaap para kunin niya yung kanyang mga nanampalataya sa kanya. Pwedeng sunod-sunod na mangyayari na lahat ng mga pasakit. Mas matindi ang daranasin ng mundong ito na hirap. Napakarami ang mga salot na darating. Pero yung panahon na yon, kukunin na ng Panginoon yung mga nanampalataya sa Kanya. Loobin nawa ng Panginoon, ipaliwanag nating mabuti yan. Pero tiyakin na natin ngayon pa lamang na si Kristo nga ang laman ng ating puso. Hindi lamang sa nguso, mahalaga yon na i-proclaim natin. Pero mahalaga din yung laman ng ating puso, si Kristo. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay hindi pa lumalakad sa liwanag, ito yung tamang panahon. Magbalik loob tayo sa Panginoon, magsisi tayo at isuko natin ang lahat sa Panginoon. At tanggapin natin yung aral, tanggapin natin yung ebanghelyo na ipinagkakaloob niya sa atin. Kasi darating po ang panahon, wala na. Wala na tayong maidadahilan. Sapagkat marami ng kaparaanan na ginawa ang Diyos sa atin upang tanggapin natin ang magandang balita na ipinagkakaloob niya sa atin. Ano yung magandang balita? Yung ebanghelyo patungkol kay Kristo. Naisipin mo na pwede kang maging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng ating pananampalataya, pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya lahat yan. Ginawa niya lahat yan sa atin sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay. Yung mga mabubuting gawa natin, mga kapatid, it's good. Mabuti yon. Pero hindi dahil yung gumawa ka ng mabuti, wala nang kabayaran yung kasalanan na ginawa mo. Mayroon pa rin kabayaran yung kasalanan. Mga kapatid, kaya po mga kapatid, tanggapin po natin yung magandang balita. Ito yung napakagandang balita na ino-offer sa atin ng Panginoon. Yung kanya pong bugtong na anak na namatay sa iyo at sa akin doon sa krus ng Kalbaryo at siya po ay muling nabuhay. Hindi ba magandang balita yan na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon tayo ng kapatawaran? Hindi kasi sapat yun na malaman mo, marinig mo,
That is really good. Ibig sabihin, tanggapin natin yung kanya pong aral. Pag tinanggap natin yung kanya pong aral, yung katwiran ngayon ng Diyos, eh matatanggap natin. At kapag tinanggap po natin yung biyaya po ng Diyos, si Kristo nga ay nananahan sa ating buhay, magkakaroon ng bunga yung banal na Espiritu sa atin. Magkakaroon ng mga mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa na yun, mga kapatid, yun ay tanda lamang na tayo nga ay tunay na mananampalataya. Tunay nga tayong mga anak ng Diyos. That is the manifestation na, mga kapatid. Pero naging matuwid ka na muna noong kinilala mo si Jesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Ibig sabihin, nung si Kristo ay tinanggap mo sa iyong buhay bilang iyong Panginoong tagapagligtas, naligtas ka na muna. Saka ka ngayon gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa ka ngayon ng mabuti pa kasi gusto mong bigyan ng kaluhuran ang Diyos na umibig sa iyo. E yung iba, ang gusto, nanampalataya, tinanggap, tapos may mga alituntunin pa para sundin nila, para maligtas. Hindi na po ganun, mga kapatid. Hindi kasi yun ang nagligtas sa atin. Works kasi lahat yan eh. Bunga na lamang yun, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Kaya po, mga kapatid, yung alam po natin na upang maglalapit po sa Diyos sa atin, yung kaparaanan na alam natin, isuko natin yon. At yung kaparaanan ng Panginoon na ibinigay niya po sa atin, yun po ang atin pong tanggapin. Yun po ang aral na atin pong sundin. Upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan at makapasok sa kanya pong kaharian. Napakagandang balita yan, mga kapatid. Kaya nararapat lamang, mga kapatid, na sambahin natin yung manlilikha at hindi yung nilikha. Lumapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang buktong na anak. Sapagkat sa sinong ng langit ay walang ibinigay, ang Diyos ay kaliligtas. Gawa 4:12. Sa oras na ito, mga kapatid, ayaw kong matapos ang Bible study na ito na without giving an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Sabihin mo ang dalangin na ito na nagmumula sa puso. Alam niyo, mga kapatid, yung panalangin na gagawin natin pag-confess natin, mahalaga po yan, napakahalaga yan. Kasi lahat ng tinawag ng Panginoong Jesus sa harapan ng mga tao eh, na hindi natin dapat ikahiya yung ating pananampalataya. Mahalaga yung ating pong gagawing panalangin. Subalit hindi ang nagligtas sa atin ay yung panalangin. Ang magliligtas lamang sa atin ay yung biyaya po ng Diyos, mga kapatid. Yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun lamang ang makapagliligtas sa atin. Sa magitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, yan at yan ay biyaya ng Diyos. Hindi yung panalangin na ginawa natin. Bakit mahalaga yung panalangin natin gagawin? Of course. At kapag yung panalangin natin pong gagawin ay nagmumula po sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina, marinig ng Panginoon yan. At kung alam mo na hindi ka pa tiyak or gusto mo na sumunod sa kalooban ng Panginoon, gusto mo sundin ang kanyang ipinag-uutos sa atin na bilang kanyang anak ay sumunod doon sa pinag-uutos niya sa dakilang kautusan. Ito yung napakagandang panahon. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos ngayon sa atin. Sa oras na ito, mga kapatid, maaaring hindi ka rin tiyak, ano? Na kung ikaw ba ay ligtas pa talaga, hindi ka tiyak kung ikaw ay pipikit mo na ang tuluyan ng iyong mata, hindi mo alam kung saan ka patutungo. Ikaw ba ay mapupunta sa kaharian ng Diyos? Hindi ka tiyak.
kung ang iyong pangalan ba'y nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi mo tiyak kung ang iyong kasalanan nga ba'y pinatawad na ng Diyos. Hindi mo nararamdaman yung kapayapaan. E ngayon, nakabalot ka nitong Bible study na ito. Ito yung napakagandang pagkakataon na itinakda ng Panginoon na hindi aksidente. Sapagkat kung yan ay iyong heart's desire mo, na masumpungan mo ang katotohanan, ang ebanghelyo, ito yung tamang pagkakataon. Mga kapatid, hindi natin kailangang umakyat doon sa paluktok ng bundok para tanggapin ang kanyang aral. Ito yung ngayon pong aral, mga kapatid, na akin pong binabasa sa inyo. At kung tatanggapin mo ang kanya pong aral, ang kanya pong salita, tatanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Tayo ay ituturing niyang mga anak. He give you the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. Sa oras na ito, sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri kita at sinasamba kita. Ikaw nga ay Diyos na banal. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi ako ng tawad at pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw nga ay namatay at muling nabuhay sa oras na ito. Sa oras na ito, Panginoon, inatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa iyong pagliligtas. Tulungan mo ako makalakad ayon sa iyong kalooban. Ngunit alam ko rin, Panginoon, na sa sarili kong kakayahan, mahihirapan akong sumunod sa iyong kalooban, ngunit kung ako ay iyong tutulungan, ako nga po ay makakasunod sa iyo dahil po sa iyong biyaya. Kaya banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako sa oras na ito upang ako ay makasunod sang-ayon sa iyong kalooban. Sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan na iyong pinagkakaloob. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kapatid, yan po ba ay ipinanalangin mo na nagmumula sa puso? Kapag yan ay ipinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Diyos ang dalangin yan. Alam mo, kapatid, ako po ay natutuwa sa napakagandang desisyon na ginawa mo. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng John at patuloy ka na dumulo sa mga Bible study at live group. At kapag maluwag na pwedeng mag-church, make sure go to church at ipamalita mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at ang pagliligtas na ginawa sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli po, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama at sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. We love you and God bless.